Hanap nyo ba ay masarap na ulam? Mahilig ba kayo sa maanghang? Nako, siguradong dito kayo matataka. Sa Bicol Express, kilala ang sikat na putahing ito sa Kabikunan sa tawag na gulay na may lada na isa sa vegetarian variants ng Bicol Express dish. Pero sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng iba't ibang version tulad ng seafood, vegan at beef. Bagamat sagana sa protina, kailangan na hinay-hinay pa rin sa pagkain ito, lalo na sa mga may alta presyon. Kung bakit, alamin natin sa ating lifestyle medicine specialist and nutritionist dietitian na si Dr. Dexter Makalintal. Good morning kuya at good morning sa ating mga kasangbahay. Hello and welcome back sa ating Eatimology. Kapag pinag-uusapan ang masasarap na putahing Pinoy, hinding-hindi mawawala sa listahan ang Bicol Express. Pero ano-ano naman kaya mga nutrients ang maililista natin na makukuha natin sa pagkain ito? Ang Bicol Express ay isang putahing Pinoy na mayroong pork meat, mayroong gata, may chili pepper, may shrimp paste at string beans. Pinaniniwalaan na ito ay hango mula sa recipe ng mga Bicolano na kung tawagin ay gulay na may lada. Ibig sabihin gulay na may sili. Pero nakagawian na natin na gumamit ng pork meat sa Bicol Express. Sa pangalan pa lang, maiisip na natin na buhat sa rehiyon ng Bicol ang Bicol Express. Pero ayon sa mga historians, ang putahing ito ay nagmula sa Maynila. Recipe ito ni Tita Celie Calaw, tubong Los Baños, Laguna na nanirahan din sa Bicol region kung saan niya natutunang magluto ng mga putahing galing Bicol. Mainit ang naging pagtanggap ng mga Pinoy sa putahing ito at tinawag itong Bicol Express mula sa isang treng bumabagtas sa Kamaynilaan papuntang Bicol. Kung sisilipin nating mabuti ang mga ingredients nito, mapapansin nating sagana ang Bicol Express sa protina at sa taba. Mayaman din ito sa cholesterol, sa saturated fats at sa sodium. Depende na lamang sa pagtitimpla ng magluluto kung ano ang laman ng mga yan. Kaya naman ang payo natin ay hinay-hinay po sa pagkain nito. Tandaan, kung masyadong mayaman sa taba, lalo na sa saturated fats at cholesterol ang ating mga kinakain, maaari itong magdulot ng pagbabara sa inyong mga ugat at maaari itong magdulot ng hypertension. Idagdag pa rin natin dito ang sodium content ng pagkain na isa ring maaaring magdulot ng pagtaas ng inyong mga presyon. Naku, ayaw natin yan mga kasangbahay. Ang pagtaas ng presyon ay maaaring magdulot ng heart attack at maging stroke. Idagdag na rin natin dito na yung mga taong kumakain ng taba at sili kapag napasobra ay maaaring makapagpa-trigger ng tinatawag natin na gastroesophageal reflux disease kung saan ang isang pasyente ay maaaring makaranas ng burning sensation sa kanyang sikmura at maaari ding magkaroon ng tinatawag na heartburn at yung iba nagsusuka pa. Dahil na rin sa anghang nito, depende sa magluluto. Maaari din itong magdulot or maka-aggravate o magpalala ng tinatawag natin na almoranas. Bukod pa riyan, maaari ding ang pagiging maanghang ng isang pagkain ay makapagdulot din ng pagdami ng inyong kaning makakain. At ito naman ay maaaring magdulot din ng pagdami masyado ng inyong konsumo ng calories, kaya maaari kayong lalong tumaba. Kaya naman, moderation, variety, and balance pa din ang kailangan sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Maaari namang kumain pa din tayo ng Bicol Express pero huwag naman po sanang aaraw-arawin. Gayun din, mainam na kumain ng iba't ibang uri ng pagkain araw-araw upang masigurado nating lahat ng sustansyang kailangan ng ating katawan ay ating masasapatan. So paano? Yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko, healthy ka. Okie dokie, see you again sa ating next episode ng Eatimology.